minutes, guys, matapos ang ating mainit na debate, atin naman pag-usapan ngayon ang tungkol sa karapatan ng mga persons deprived of liberty and other concerns regarding mga PDLs. Kasama ang spokesperson ng Bureau of Jail Management and Penology, Jail Chief Inspector Xavier Solda. Yes, magandang hapon at sa lahat na nakasubaybay sa atin. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ng aming interview. Alam naman po natin, no, sir, na napakainit ng diskusyon ngayon and yung topic nga natin. Pero para lang po sa kaalaman ng ating mga schoolmates, given nga na may ganitong sitwasyon ngayon, how are the PDLs being treated while being detained? And ano-ano po ba ang mga responsibilities nila while staying inside the facility? Okay, dun muna tayo sa rules and regulations, mga schoolmates, no? Una-una, maliwanag yung mga polisiya ng BGMP. Papasok ka pa lang sa jail facilities natin, meron ng detainees manifestation, and part ng procedure is merong orientation phase muna for a newcomer. Yung bagong pasok pa lang doon sa mga jail facilities natin. Ino-orient natin, ano ba yung mga polisiya, ano ba yung mga dapat at hindi dapat na gawin. Kasama na dyan yung mga restrictions, ano yung mga ipinagbabawal na dalhin, ano yung mga tinatawag na kontrabando. At kung ikaw naman ay nai-special na kondisyon, halimbawa, buntis ka, meron kang sakit, nakalagay din yan doon sa record mo pagpasok mo sa jail facility natin. Yun yung parte ng regulasyon na ino-orient natin, pinapaalam natin sa mga bagong pasok kung ano ang mga rules and regulations sa loob ng mga jail facilities natin para maliwanag din sa kanila at sa mga lawyers nila. Kasi yan ang babalangkasin ng BGMP, yan ang titingnan at yan din ang magiging basihan ng mga PDL natin habang sila ay nandoon sa loob ng aming facility at nasa aming pangangalaga. In terms naman doon sa kung paano natin ginagawa yung mga day-to-day activities natin, well, of course, meron tayong program of activities, no? Nandyan yung mga service providers natin, nakakapasok sa mga jail facilities natin, especially before the pandemic, kasi ngayon temporarily suspended yung visitation. So nakikita po yan ng mga pamilya din ng mga PDL kung paano pinagmamalasakitan, no, ng BGMP yung mga nakakulong at nasa aming pangangalaga. I see, Sir Xavier. Yung point din po natin dito, no, nakikita natin ano yung accountability and responsibilities ng PDLs and those who are managing them. Of course, yung taga BGMP nga po natin. With regards po sa ating second question, dahil nga po napakainit itong topic na to ngayon, no, what are the laws po ba protecting the rights of the PDL given na nasa loob po sila ng inyong mga facilities? Well, number one, nandun po yung Mandela Rules, no? Signatory po tayo dyan sa international humanitarian law and pati na rin doon sa human rights, no? Sa Human Rights Council, signatory tayo dyan. So, yun po yung mga titingnan natin sa international context. Sa lokal naman po, of course, yung basic human rights, no? Naka-stipulate naman po yan sa batas. At yan din po ang basihan talaga ng BGMP. In addition, dyan, meron din po tayong mga rules and regulations sa BGMP na yan din po ang tinitingnan, no, na basihan kung paano po dapat itrato ang isang PDL. Number one, dapat bigyan, i-recognize natin yung karapatan niya, yung dignidad niya bilang tao. Kasama ni Dijan yung karapatan niya na irespeto yung kanyang relihiyon, mag-practice siya ng religion niya sa loob. And of course, i-recognize yung dignidad niya bilang tao. Ito yung mga importante component na tinitingnan lagi ng BGMP. Mm-hmm. Sir Xavier, nabanggit po natin, no, yung karapatang pantao and of course kung paano natin sila tinatrato with respect pa rin and in line with the laws that are protecting their rights. Pero sir, paano po ba ang kaibahan, kumbaga, ng pagtrato natin sa isang female and male detainees or how are they treated differently if there are any differences? And what about are their rights and privileges? May pinagkaiba po ba yun? Well, wala namang pinagkaiba yung pagtrato natin sa isang babae at isang lalaki. Ang diferensya lamang is merong mga special privileges, of course, ang isang babae. Kung halimbawa siya ay nabuntis, siya ay may ibang pangangailangan medical, definitely, tinitingnan natin yon na ito ay para sa babae lamang, pribilehiyo niya ito. At gayon na rin halimbawa, kung may mga pangangailangan na kailangan siyang i-check, no, yung mga medical needs niya, definitely, ang magtitingin sa kanya ay sa female nurse o sa female doctor. At doon naman sa mga pag-implement natin ng mga rules and regulations natin, pagdating sa facilities natin, pareho lang naman ang
ang ginagawa natin at ang inilalatag natin na polisiya sa kanila. Sir Xavier, dahil nabanggit din po natin yung mga rights and privileges po, di ba, ng mga PDLs natin. Isa po sa mga termino na nag-arise ay yung furlough. So, what are the valid reasons po ba for a PDL to be granted furlough? And what are the, I guess, yung mga reconsiderations natin for them to be considered granted? Okay. Pagdating sa furlough, yan, merong polisiya ang BGMP tungkol dyan. Pero hindi ito implementable kaagad kasi any movement ng isang PDL outside the facilities of the BGMP, it must be covered by appropriate court orders. So kung halimbawa ang isang PDL ay kailangan niyang lumabas ng aming facility, dapat mag-manifest, no? Yung abogado niya, mag-file ng manifestation sa korte, citing kung ano yung gusto niya mangyari, specifically halimbawa yung furlough, namatayan siya, or for any other reasons, no? Ngayon, kapag pumayag naman ng korte base dun sa pangangailangan, base sa manifestation, no, ng PDL at ng abogado niya, yun naman ang magiging basihan para mag-decide ang judge kung papayagan siya o hindi. Ang BGMP, hindi siya unilaterally, kung gusto niya lang, maglabas siya ng PDL sa loob ng facility, eh pwede niyang gawin, hindi po. Lahat ng movements ng mga PDL natin, paglalabas sila ng facility, it must be covered by appropriate court orders. I see. Sir Xavier, isa rin po sa mga naitanong din natin dahil nabanggit nyo nga po na may mga SOPs po tayong sinusunod, especially if lumalabas ng facilities ang ating mga PDLs. Regarding the situation of our detainees during the pandemic, meron po ba tayong mga special considerations, special SOPs na sinusunod ngayon? And were there any cases of people who are infected ng coronavirus, and how did they deal with it po ba? Or how do you deal with it in your facilities? Well, una doon sa special consideration ba, no? Wala naman tayong ibinibigay na special considerations sa mga PDL natin, patas naman yung treatment natin sa kanila. Kaya lamang, doon halimbawa sa mga elderlies natin, doon sa mga sick, yung mga aged natin, of course, that's very Filipino naman, no? Even among the PDLs themselves, they are doing some adjustments, especially given the limited space ng mga congested facilities natin. But more than that, no, ang BGMP, tinitingnan niya rin, no, yung welfare ng mga matatanda, ng mga buntis, no, mas regular of course yung pag-check, no, ng health condition nila. So other than this, wala naman tayong other privileges, no, na in-extend sa kanila. Ngayon, during the pandemic, ito, nakita po natin na kung sino talaga yung pinaka-vulnerable na pwedeng mahawahan. Yan nga yung mga sick, yung mga pregnant women, yung mga may pre-medical condition na, no? So sila yung priority natin based dun sa health records nila, natingnan kung ano yung health status nila araw-araw. Unfortunately, since March until today, no? Meron tayong mga nagkaroon tayo ng mga cases, no, sa loob ng mga jail facilities natin. Inasmuch as we wanted na hindi talaga magkaroon, but of course, no, given the circumstances na meron tayo sa mga jail facilities natin, limited ang espasyo, may mga movements pa rin, no, and even among personnel, so nagkaroon talaga tayo ng cases. Ang good news dito, more than 80% ang naka-recover na among our PDL, and yung iba naman nagpapagaling na sa mga isolation facilities. I think as wala lang akong hawak na data, no, pero less than 100 na lang yung mga active cases natin from more than 1,000 cases na nagkaroon tayo on the part of the PDL. Magandang balita po yun, no, Sir Xavier. Pero ano po ba ang mga actions and protocols na sinusunod po ngayon sa BGMP, especially considering also the safety of our PDLs and those who are our wardens, of course? Well, ang reference document namin talaga yung mga issuances, no, ng IATF, no, yung aming National COVID Task Force, nandiyan din, na nakabantay. We created it purposely para i-monitor yung mga activities ng mga jails natin, particular
sa mga preventive measures kung paano mapipigilan yung pagkalat ng COVID ng pandemya ito sa loob ng mga jail facilities natin. Number one, of course, yung mga basic health measures natin. Pagsusuot ng face mask, lahat ng PDL natin, no? Naka-face mask sila. Yung regular na disinfection sa mga jail facilities natin. Importante rin, i-educate natin sila. Ang maganda dito, very transparent naman ng DGMP since day one. They have access sa radio, sa TV, so nakikita nila kung gaano ka-importante na tulungan din nila yung sarili nila at ang DGMP kung paano maiwasan tong sakit na ito, paghuhugas ng kamay, no? And ang pinaka nakita naming mahalagang component na masustain talaga is yung regular health monitoring. Kapag ikaw ay nagpapakita ng mga COVID-19-like symptoms, definitely, i-isolate ka na. And as far as the BGMP is concerned, especially those regions with the highest number of cases, no, like sa NCR, sa Region 7, nakita naman natin, we were able to establish a Ligtas COVID Center and isolation facility para hindi na maiwas, para hindi na kumalat, ano, yung sakit doon sa loob ng mga jail facilities natin. And natutuwa naman tayo, like sa case natin sa Region 7, zero case sila. We're able to successfully work on their health situation there because of the isolation facility that we put up. And then of course, yung coordination natin with the local health units, napaka-importanting component nito. Kasi the BGMP can only do so much, that's why we really need the assistance from the Department of Health, from the local health units, and ito yung nakikita nating beauty, no, ng pagtutulungan. Nagiging maganda yung takbo, yung progreso ng mga aktibidad natin sa loob ng mga facilities, gumagaling yung ating mga PDL, at even yung mga personnel natin, natutulungan din natin. Sir Xavier, to formally close na lang po yung interview, no, meron po ba kayong mensahe or kahit anong paglilinaw na gusto niyo pong sabihin from the part of BJMP regarding especially sa mainit na topic na meron po tayo ngayon, no? Just para lang din po maging klaro sa ating mga schoolmates regarding to sa discussion natin kanina. Well, sa ating mga schoolmates, bago nating tingnan yung isang sitwasyon, dapat may buo muna tayong perspektibo. Baka nakita lang natin at nabasa sa balita, eh yung isa lamang anggulo. Mahalaga na tingnan natin. Sa kaso po ng mga PDL natin, halimbawa yung pinakamainit na isyo ngayon kay PDL Nasino, before po siya pumasok sa loob ng facility ng BGMP, 4 months pregnant na po siya. Alam natin yung condition niya. Kaya ang ginawa po ng BGMP, meron po siyang facility, no, na pinaglagakan, meron pong dinesignate na kasamahan niya, natitingin sa mga pangangailangan niya. Yung regular health check-up, regular health monitoring, yun po ang ginagawa natin. And doon naman po sa ibang mga PDL na may ganun din kaparehang sitwasyon, ganun po ang ginagawa natin. No, limitado man ang resources ng gobyerno, marami mang kakulangan, particular sa manpower, at iba pang mga pangangailangan, no, sa BGMP at iba pang mga ahensya ng gobyerno, ginagawa po natin yung buo nating makakaya para tulungan yung mga PDL na nasa ating pangangalaga, kasi naniniwala po kami na kung hindi natin sila tutulungan, this will be the same set of people na maaring gumawa uli ng pagkakamali at babalik na naman sa community. So hindi rin natin sila natutulungan. As part of the public safety services, no, importante sa amin na tulungan din talaga natin yung mga nakukulong. At sa mga kababayan po natin, kailangan din po natin silang unawain, bigyan ng pangalawang pagkakataon at magtulong-tulong po tayo na mabigyan sila ng magandang perspektibo sa buhay. Maraming salamat po ulit, Chief Inspector Xavier Solda. Napakagandang opportunity rin po ito para bigyang linaw rin po, no, iba pang angulo regarding dito sa issue na ito. Once again, thank you so much po ulit, Chief Inspector Solda, for this wonderful interview po. Tutok lang kayo, schoolmates, dahil marami pa kami ihahatid sa inyo dito lang sa Schoolmates!